Inihanda ko sa aking mga alipin ang isang bagay na hindi pa nakita ng mga mata. Hindi pa nakita ng mga mata. Mala aynun ra'at. Wala pang matang nakakita. Wala udhunun sami'at. Ni wala pang tengang nakarinig. Wala pang tengang nakarinig. Wala khatara ala kalbi bashar. At hindi pa sumagi kahit pagsagi lang sa isip at puso ng tao na sangkatauhan. Bashar ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa sumagi sa puso ni numan. Halimbawa, kung mangangarap ka man, ano, dito sa mundong to, o lahat ng uri ng pangarap na gusto mong pangarapin, ano bang gusto mong pinakamagandang gusto mong pangarapin, Ryan, ikaw? Ha? Sa mundo, sa kabilang buhay, lahat, yung pinaka-ultimate mo na gusto mong makuha, makamit. Ano? Allahu Akbar, Masya Allah. Yun, yun ba pangarap mo? Baka ang iniisip mo, mansion or ano, ano inaano mo? Ultimate. Ito, si tatay. Narinig mo sabi niya, ano yung tay? Kalakasan mo tay? Makapasok sa paraiso. Allahumma amin. Makapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. May ba si higit ba dun, bro? May higit ba dun na pangarap? Ano? Okay. Kasama na rin yun. Ibig sabihin, yung gustuhin mong pumasok sa paraiso, iba naman yung pagpasok na sa paraiso, yun yung level ng paraiso kung saan pinakamataas at pinakagitna sa paraiso. Meron pa bang mas hihigit doon na pangarap? Meron pa ba? Ano pa? Yung makita mo si Allah. Allahu Akbar. Makita mo si Allah. Yun ang may pangarap. Yun ang may pangarap na tao. Pangarap nyo ba yun? Oh, baka hindi nyo naiisip yun. Kung hindi nyo naiisip yun at hindi nyo pangarap yun, ngayon pa lang, kung ngayon mo lang na-realize na oo nga no, dapat pala pangarapin kong makapasok sa paraiso. Ano ka? Siniswerte ka, ngayon mo lang yan naisip? Ilang taon ka ng Muslim? Bakit ka ba nagmamakahirap? Bakit ka ba nagmapakapagod? Bakit ka ba nagsasakripisyo? Tapos hindi mo naisip na papasok. Ay, gusto ko palang pumasok sa paraiso. Ngayon mo lang naisip. Di ba? Kapag ang tao ba sa kabilang buhay nakapasok sa paraiso, worth it ba? Worth it ba pag nakapasok ka na? Alam niyo ba kung anong meron sa paraiso? Worth it ba sa isang tao pagdating na sa kabilang buhay at nakapasok na siya sa paraiso, masasabi niya ba sa sarili niya, Alhamdulillah, buti na lang, nagtiis ako. O maghihinayang ka, ha, ganito lang pala ang paraiso. Nagmakahirap pa ako. Ano sa tingin ninyo, brothers? Kung meron kayong pinakamimithing pangarap, ibibigay mo ba lahat yung pinaka the best mo para makuha yun? Halimbawa, yung makamundong bagay, anong gusto mong makuha? Ang pangarap hanggang pangarap lang, hanggat hindi mo ginagawa ng aksyon, pangarap pa rin yun at walang katuparan yun. Kung umaasa ka lang, halimbawa, ang pangarap mo, yumamang ka, umaasa ka lang sa loto, ha? Tumataya ka sa haram, swerte, paggising mo bukas, tumama ka sa loto, milyonaryo ka, yun. Yung sinasabing nangangarap kang gising. Pero kung gusto mong yumaman at gusto mo sa tamang paraan at gusto mong, di ba, may katuparan ito, may ginagawa kang paraan para yumaman ka. Yan yung mayaman ba yung taong tulog ng tulog? Hindi naman lang nagsusumikap sa kanyang sarili upang siya ay may paraan para yumaman. Walang ganun, mga kapatid. Sa mundong to, alam mo, kung halimbawa gusto mong maging doktor at gusto mong magkaroon ng clinic, ng hospital, hindi ka pwedeng dadaan-daan lang sa papetiks-petiks, di ba? Mag-aaral ka ng medicine, mag-aaral ka ng bagay na kung saan makakatulong sa pangarap mong magkaroon ka ng hospital, maging doktor ka. Ganun yun, mga kapatid sa Islam. Kapag, halimbawa, yung mga nakikita ninyo sa TV, kapag may bar exam, alam mo yung bar exam?
Yung para sa mga attorney, 'di ba? Grabe ang pinag-aaralan ng ano, ng mga lawyers kung paano sila mag-aral. Meron diyan nakailang beses ng take, ng take, ng take, ng take ng bar. Mayroon nga dyan iba, tumanda na. Matanda na. Diba? Hindi nakakapasa, o di kaya maraming pinagdadaanan, hindi pumapasa. Pero the moment na sila ay pumasa, nakikita nyo sa TV minsan, nakapaskil yung kanilang pangalan, grabe ang saya nila. Diba? Pag tinanong mo, ano ba? Anong pakiramdam mo? Sabihin niya, talagang worth it, worth it, kumbaga. Alhamdulillah, kumbaga, papuri kay Allah. Deserve ko to kasi naghirap ako. Di ba ganun? Nag-review ako. Wala na magpapasa sa bar exam. Maliban na lamang nagsikap ka. Papetiks-petiks ka lang sa bar exam. Hindi ka nag-review. Papasa ka kaya? Di ba? Kapag pumasa naman, anong pakiramdam? Mashallah. Ayun. Kaya ko nang ilagay yung aking pangalan. Attorney ako. Di ba? Kasi deserve mo dahil nagsikap ka. Ganun yun, mga kapatid. Sa mundong ito, ganun ang pakiramdam ng isang tao. Sa kabilang buhay kaya, yung ultimate mong pangarap, si tatay makapasok sa paraiso. Allahu Akbar. Dapat yun ang ultimate na pangarap ng isang tao. Si brother, ang gusto niya, hindi lang basta-basta sa paraiso kasi may level ang paraiso. Sabi niya, gusto niyang Jannatul Firdaus, yung gitna at pinakamataas na antas ng paraiso. Yun ang gusto niya. Yun ang mga pangarap. At hindi lang yun, may mas mataas pa daw doon. Ano yun? Gusto niyang makita si Allah. Gusto niyo bang makita si Allah, brothers? Diba? Naisip niyo ba yun? Na paano kaya kung meron talaga tayong chance makita si Allah? Diba? Hindi mo magustong makita yung Panginoon mo, yung lumikha sa'yo? Hindi mo magustong makita yung naglalang sa'yo? Wallahi, yun ang pinaka-ultimate goal. Diba? Ultimate goal ng isang tao. Kapag nakapasok ka na sa paraiso, parang yung pumasa ka sa bar exam, nasabihin mo, deserve ko to kasi nagsikap ako. Pagdating mo sa paraiso, hindi mo sasabihin, mga kapatid, sa Islam na, nagsikap pa ako. Ganito lang palang mga mapapala ko. Hindi ganun. Kasi alam nyo, kapatid, sa Islam, tingnan nyo, pakinggan nyo sabi ng Propeta Muhammad sa salam, sabi niya, a'adadtu li'ibadi sa hadith al-Qudsi, sabi niya, a'adadtu li'ibadi ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ito ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hadithul Qudsi. Sabi niya, a'adadtu li'ibadi, inihanda ko sa aking mga alipin. Anong inihanda ni Allah? Ito yung pangarapin natin. Hindi nyo lang kayo ang mga ngarap nito, tayong lahat. Sabi ni Allah, a'adadtu li'ibadi, inihanda ko sa aking mga alipin. Anong inihanda ni Allah sa inyo? Anong inihanda ni Allah para sa atin? Nagantimpala kapag tayo sumunod. Sabi niya, sabi ni Allah, inihanda ko sa aking mga alipin mala aynun ra'at, ang isang bagay, sabi ni Allah, inihanda ko sa aking mga alipin ang isang bagay na hindi pa nakita ng mga mata. Hindi pa nakita ng mga mata. Mamaya, pakikinig niyo kung anong ibig sabihin nun. Hindi pa nakita ng mga mata. Mala aynun ra'at. Wala pang matang nakakita. Wala udhunun sami'at. Ni wala pang tengang nakarinig. Wala pang tengang nakarinig. Wala khatara ala qalbi bashar. At hindi pa sumagi kahit pagsagi lang sa isip at puso ng tao na sangkatauhan
Bashar ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa sumagi sa puso ni Numan. Anong tinutukoy doon ni Allah subhanahu wa ta'ala? Yung sinasabi niyang inihanda niya sa kanyang mga alipin, yung bagay na hindi pa nakita ng sino man at hindi pa narinig ng sino man at ni pagsagi sa puso ni Numan, hindi pa nangyari yun, mga kapatid sa Islam. Ano yung tinutukoy ni Allah doon? Na yung bagay na yon na kanyang inihanda sa iyo bilang alipin niya. Di ba, kapatid? Ang ibig sabihin nung inihanda niya sa iyong gantimpalang paraiso. Sabi ni Allah, ang ibig sabihin nun, inihanda ko para sa aking mga alipin ang paraisong wala pang matang nakakita. Di ba? Ano ibig sabihin ng wala pang matang nakakita? Dito sa mundong ito, napakasarap ng meron kang paningin. Kapag bulag ka, bagay, kapag bulag ka, hindi mo makita. O. Pero kapag ang isang tao, bulag, nakakakita, tapos siya ay nabulag, marirealize niya ba kung gaano kahalagang meron siyang paningin? Marirealize niya, di ba? At kapag marirealize mo, di ba? Dati ka nakakita, tapos nabulag ka, marirealize mo yung biyaya ni Allah. Masyaallah, bakit nawalan ako ng paningin? Tapos nabalik sa iyo yung paningin mo na napakaganda at nasisiyahan tayo, di ba? Yung paningin natin, pag nakita ka, oh, masyaallah, ang ganda. Di ba? Ang ganda. Ang ibig sabihin nun na hinihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala wala pang matang nakakita, ibig sabihin, ikumpara mo na lahat ng mga nakita mo sa mundong to na napakagaganda at nasisiyahan ka. Anong nakita mong pinakamaganda dito sa mundong itong nasiyahan ka? Wala yun. Pagdating sa kabilang buhay, yun ang inihanda sa inyo ni Allah. Yun ang inihanda sa atin ni Allah. Yung pinakamagandang bagay na makikita mo dito, wala yun. Sa kapiranggut doon sa kabilang buhay, wala yun. Diba? Wala udhurun sami'at. Wala pang tengang nakarinig. Ang ibig sabihin, wala yun. Kung kumpara mo sa kabilang buhay, lahat ng pinakamagaganda mong narinig dito sa pandinig mo, kung ikukumpara mo doon, ang maririnig mo doon sa kabilang buhay, sa paraiso kapag nakapasok pa, wala yun. Katiting lang yun. Mga kapatid sa Islam, wala khatara ala kalbi bashar. At hindi pa sumagi sa puso ni Numan. Hindi pa sumagi sa puso ni Numan. Mga kapatid sa Islam, yun ang pangarap natin. Yung paraiso na yun na sinasabi, nini-describe ni Allah, yun ang gusto nating makuha. Di ba? Ano ang kaya mong ibigay para makuha yun? Kaya mong ibigay? Lahat? O hindi? Para magkatulad ng... Anong kaya mong ibigay para lang maging lawyer ka? Magpupuyat ka ilang taon, magre-review ka lahat, lahat gagawin mo para lang makapasa ka sa bar. Ganon din sa kabilang buhay, dapat gagawin ng isang tao lahat ng bagay na magsasanhi sa kanyang makapasok sa paraiso. Sapagkat hindi mura ang paraiso ni Allah. Hindi mura ang pagpasok sa paraiso. Mga kapatid sa Islam, makakala ninyo, baka akala natin, napapasok lang tayo. Nang ganun-ganun lang, papasok tayo sa paraiso. Masyaallah, ya Allah, Muslim ako, pasok ako sa paraiso. Ganun lang. Ang simple-simple mo, magsalita, di ba? Inaakala ba ng tao na kapag sinabi niyang la ilaha illallah, ahasiban naso ay yutraku ay yakulu aman na wahum la yuftanun? Oh? Ay, akala ba ng tao pagkatapos niyang magsabi ng la ilaha illallah, sinabi niyang si Allah ang Diyos niya, sapat na, hindi siya susubukin ni Allah, wahum la yuftanun? Hindi, may pagsubok, mga kapatid sa Islam. Bakit ba tayo nagtitiis na pagdating ng buwan ng Ramadan na itong inaabangan natin, aminin natin sa hindi. Di ba? Aminin natin sa hindi. Kung hindi dahil sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung bibigyan ka ng choice sa pagitan ng mag-ayuno ka o hindi ka mag-aayuno, ibig sabihin, hindi ka kakain, hindi ka iinom, at saka yung asawa mo, walang gagawin yung dalawang mag-asawa, kung papipilian ka,
Kung may paraiso o walang paraiso, kung walang paraiso na pinapangarap, at uutusan ka ni Allah na huwag kang kumain ha, huwag kang uminom ha, huwag kang makipagtalik sa asawa mo sa araw ng Ramadan ha, walang, kung wala, kumbaga, wala kang pananagutan kung mag-fasting ka man o hindi, aminin mo sa hindi, anong pipiliin mo? Magpa-fasting ka o hindi? O hindi ka magpa-fasting? Bakit? Aminin nyo sa hindi tayo mga tao, di ba? Gusto natin yung madali. Ba't mo naman pahihirapan sarili mo? Hindi naman tayo mga hipokritong tao. Ang pagiging Muslim ng isang tao, yung pagiging makatotohanan niya, yung pagiging totoo niya sa kanyang sarili. Kung papipiliin ka sa pamamagitan ng pagpa-fasting o hindi pagpa-fasting, at kung mag-fasting ka, kapareho lang ng hindi nagpa-fasting, anong bibiliin mo bilang tao? Magmamakahirap ka bang magsala ng 5 beses sa loob ng isang araw? Kung wala palang pangako sa iyo si Allah sa kabilang buhay na kapalit? Kung pareho lang, kagaya ng ibang paniniwala, pareho lang daw tayong lahat ng tao pagdating sa kabilang buhay, papasok naman tayo lahat sa paraiso eh. Pareho lang ba? Bakit ba tayong Muslim magpapakahirap tayo ng 5 beses sa loob ng isang araw? Bakit ba tayo magpapasting sa buwan ng Ramadan? Isipin mo, hindi ka kumakain mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito? May asawa kang pinakamamahal mo, wala, hindi mo magawa yung dapat yung gagawin mo bilang mag-asawa? Titiisin mo yon? Tapos pagdating sa kabilang buhay, itong kriminal na yan, hindi nagdadasal, inom ng alak, kung ano-anong mga bisyo, magnanakaw, pagdating sa kabilang buhay, pareho lang tayo. Oh, wala, makaswerte mo. Oh, di ba? Kasi kung gano'n ang panuntunan ng tao dito sa mundong ito, gano'n na lang, hindi magpakasama na lang tayo lahat. Bakit? Pareho lang naman. Papasok din naman tayong paraiso. Di ba? Pareho lang naman. Magpakabanal ka rito o hindi ka magpakabanal dito. Ba't pa tayo maglilimang beses sa gabal lang yung 5 dasal na yan kung wala namang kapalit yan? Di ba? Aminin yun sa hindi. Tao tayo eh. Kung walang pangako si Allah at walang kapalit yun na pinangako niyang makapasok sa paraiso, hindi magagawin yan. Wallahi al-azim mga kapatid sa Islam. Kaya mo ginagawa yung mga bagay na yan na ipinag-utos ni Allah dahil alam mong si Allah ang nag-utos sa'yo at alam mong si Allah ang may hawak ng paraiso. Di ba? Kung gusto mong pumasok sa paraiso, parang katulad ng bahay. Gusto mong pumasok sa bahay, sinong papaalamanan mo? Sinong kakatukin mo para buksan ka? Sa may-ari ng bahay. Sino may-ari ng paraiso, mga kapatid sa Islam? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Sino kakatukin mo para buksan ka doon sa paraiso? At tapasukin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sino may-ari ng paraiso? Si Allah. Kaya ka nagsisipag kasi alam mo na insya Allah, dahil pangako ni Allah na ako ay papasok sa paraiso. Bakit naman ako papasok sa paraiso? Kasi nagtiis ako. Di ba? Bakit hindi kumakain? Yung sabi doon ni Allah subhanahu wa ta'ala, di ba sa Hadithul Qudsi, itong aking alipin, hindi uminom, nagpakauhaw, nagpakagutom, tiniis lahat-lahat ng sakripisyo. Para lang saan? Para lang saan? Di ba? Para sa akin, para sa akin. Anong gusto nila sa akin? Gusto nila, ya Allah, yung paraiso mo. Yun yung sinasabi din ni Allah sa Hajj. Yung mga tao nag-iipon-ipon sa Arafah. Yung Arafah, yung lugar doon na kung saan lahat ng tao dapat makarating doon sa ika-9 ng Dhulhijjah, araw ng Arafah, Yawmul Arafah. Di ba? Nag-iipon-ipon doon ang mga tao. Sasabihin ni Allah, bakit nag-iipon-ipon dyan ang aking mga alipin? Alam ni Allah, pero sinasabi niya sa mga anghel. Ya Allah, nag-iipon-ipon sila dyan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Diba? Pumunta sila sa isang lugar na yan, nag-ipon sila sa Arafah, million ang nagpupunta doon. Kapag araw ng Hajj, diba? Kapag araw ng Hajj, kondisyon o isa sa mga haligi ng Hajj, ang wukuf bi Arafah, yung pagtayo doon sa Arafah. Lahat ng nanggaling sa iba't ibang lugar na magsasagawa ng Hajj, kailangan makarating, makatungtong sa lugar ng Arafah. Kasi kapag hindi tanggap ang Hajj niya. Diba? Yun yung tinatawag na wukuf bi Arafah. Sa araw na yun, pinagmamalaki ni Allah ang kanyang mga alipin. Sasabihin niya sa kanyang mga anghel, o ang aking mga anghel, tingnan ninyo yung aking mga alipin. Nag-iipon-ipon sila. Masya Allah. Kasi alam niyo yung mga anghel, kinestiyon ng tao eh. Bakit? Anong question ng anghel sa tao? Sabi ng mga anghel kay Allah,
Nung lilikha na naman ulit si Allah ng mga nilikha, sabi ng mga anghel, O Allah, lilikha ka na naman ng mga nilikhang kagaya ng baka kahulad ng mga nangyaring nilikha mo mga nauna. Anong tinutukoy ng mga anghel? Yung mga jin. Kala atakhluqu fiha, kalu atakhluqu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqu ad-dima. O Allah, lilikha ka na naman, lilikha ka ulit ng mga nilikha, di ba? Na kung saan pag nilikha mo yan sila, sisirain lang yung mundo at sila ay magdadanak lang ng dugo, di ba? Yun yung sabi ng mga anghel, kinistyon nila. Kasi yung nangyari nung nilikha ni Allah ang mga jin, ganun ang ginawa yung mga jin, nilikha ni Allah mula sa apoy na walang usok. Anong ginawa ng mga jin? Sinira nila yung mundo at nagdanak ng dugo. Anong sabi ni Allah sa mga anghel nung nilikha niya si Adan at saka ito antwa tayo bilang mga tao? Sabi niya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Alam ko kung anong ginagawa ko. Alam ko ang hindi niyo alam. Kaya sa araw na yan, di ba, ang mga anghel magsasabi, Ya Allah, nag-ipon-ipon ang mga tao dyan. Nag-ipon-ipon sa araw. Sasabihin niya, Allah, bakit? Di ba? Kasi bakit? Yan yung araw na pinagmamalaki ni Allah. Pinagmamalaki, yubahi bihallah. Pinagmamalaki ni Allah ang mga tao. Sasabihin niya, tingnan ninyo mga anghel, yung aking mga alipin na kini-question ninyo ang kanilang pagkakalikha ko sa kanila. Nanggaling sila mula sa iba't ibang mga lugar para lang sambahin ako. Yun mga kapatid sa Islam. Yun yung sinasabi nating pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit mga kapatid sa pananampalatayang Islam nagsasakripisyo yung isang taong naghahaj? Bakit nagsasakripisyo yung isang taong nagfa-fasting? Lahat ng mga gawaing pagsamba sa Islam, 'di ba? May mga sakripisyo 'yan. Hindi pwedeng wala. Yung pagsasala, akala niyo hindi sakripisyo 'yan? Sakripisyo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala 'yan. Bakit? Para saan? Bakit? Ano ang gusto mong mangyari? Bakit? Anong gusto mong makamit? Paraiso ni Allah, di ba? Kaya kinakailangan magsakripisyo ang isang tao. Wallahi al-azim mga kapatid sa Islam. Sa araw na ang tao iaapak na niya ang kanyang paa sa paraiso, sasabihin niya, Ya Allah, dhalikal fawzul azim, dhalikal fawzul kabir. Ito yung tunay na dakilang tagumpay. Tagumpay ka kapag nakapasok ka na sa paraiso. Yun yung tagumpay mga kapatid sa Islam. Kaya ang tao dito sa mundong ito, as long as na siya ay humihinga, as long as na siya ay gusto niyang pumasok sa paraiso, kailangan ng pagtitiis. Hindi pwedeng ikaw ay magpakasasa dito kasi hindi naman ito dito yung iyong patutunguhan. Huwag mong gayahin yung ibang mga taong walang pananampalataya na lahat ng kanilang mga gustong pakinabangan kinuha na nila dito sa mundong ito. Kaya pagdating sa kabilang buhay, wala na. Wala na kayong bahagi. Kasi bakit? Pinamasa nyo na dito. Kaya sa kabilang buhay, yung mga taong mababait, yung mga taong mababait, sasabihin nila, bakit hindi ako makakapasok sa paraiso? Mabait naman ako. Di ba? Sasabihin nila sa kanila, yung iyong kabaitan, yung iyong pagtulong, yung lahat ng ginawa mo dito sa mundong ito, at gusto mong mapuri ng tao, binigay na sa iyo. Nakamit mo na yun. Ayun, hanggang sa ngayon, ay naalala kanila. Paraiso, impyerno. Kailan si Rico yan? Pag tinanong mo ang mga tao, ay sino si Rico yan? Sabihin nila, mabait yun, artista yun. Ngayon. Saan yung pupunta? Saan yung punta ko? Impyerno. Sabi nila, bakit impyerno? Mabait naman yun. Saan pupunta si Mother Teresa? Oh, hindi artista yun, si Mother Teresa. Ngayon, santa na ata ngayon yun. Sa India. Saan pupunta yun? Sa pananaw ng Islam, hindi siya Muslim. Sa pananaw ng Islam, hindi siya Muslim. So sabihin ninyo, galing pupunta sa impyerno yun, isamantalang naraming natulungan yun, mabait yun. Nagsilbi yun sa kanyang ano, sa kanyang pananampalataya, nagsilbi yun. Ano na sabi sa kanya? Nakuha naman niya dito. Binigay naman sa kanya ni Allah yun. Kaya sa kabilang buhay, anong i-reklamo mo? Ano sasabihin mo, hindi ka makakapasok sa paraiso?
kahit mabait ka, eh hindi ka sumunod. Zero balance ka. Kumakatok ka sa pintuan na hindi pintuan ng paraiso, pintuan ng impyerno kinakatok mo. Hindi pintuan ng paraiso, mga kapatid sa Islam. Kaya mga kapatid sa Islam, kapag tayo ay nananatiling Muslim, alhamdulillah, sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Hindi lahat ng tao Muslim tapos nananatiling matatag sa kanyang pananampalataya. Ilan sa mga tao, wallahi lazim, ilan sa mga taong nahanap nila yung gabay sa Islam pero hindi sila tinawfikan ni Allah hanggang dulong manatili dito sa gabay na ito. Ilan dyan, mga balik Islam, nakikita ko nag-Muslim tapos nag-murtad. Huwag yung sabihin na pagdating sa kabilang buhay, pareho lang. Merong iba dyan. Pagkatapos magabayan ni Allah sa tamang gabay, napunta sa ligaw na sekta. May mga ibang ligaw na sekta, mga kapatid sa Islam. Napunta sa Shia, napunta sa Kuburiya, napunta sa mga kung ano-anong mga sekta, mga kapatid sa Islam. Pagkatapos gabayan ni Allah, di ba, naligaw sila. Ikaw na nananatili sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, magpasalamat ka, alhamdulillah. Kasi bakit? Ibig sabihin yan, gusto pa ni Allah na manatili ka dyan at gusto ni Allah na yung pangarap mo na yan, panindigan mo na yan, insyaallah sa kabilang buhay, pagdating doon, yun ang ibibigay sa iyo ni Allah, yung kapalit niyang paraiso. Mga kapatid sa Islam, di ba sabi ko, ulitin natin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala pang matang nakakita, wala pang tingin nakarinig, at hindi pa sumagi sa puso ni luman. Yun ang alin, yun ang inihanda ni Allah sa isang alipin. Kaya magtiis ka, kapatid. Ay pag sinabi sa iyo ni Allah na magfasting ka sa buwan ng Ramadan, magfasting ka, huwag kang magreklamo. Huwag mo sabihin, bakit yung iba dyan papakasasa? Hindi, kasi hindi naman nila pinapangarap yung pangarap mo. Hindi mo naman nila nalalaman yung nalalaman mong gusto mong pumasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-azim, kapag ang tao nakapasok sa paraiso ni Allah, kapag nakapasok na ang isang tao, iba, sasabihin ng tao doon, subhanallah, ako ba'y karapat-dapat dito? Karapat-dapat ka ba doon? Sasabihin ng tao, karapat-dapat ba ako dito? Alam mo yung isang taong binigyan ng premyo na akala niya ang bibigay lang sa kanya 100, yung palang ibinigay sa kanya 1 million. Anong pinagkaiba ng 1 million sa 100? Ang laki ng pinagkaiba niyan. Ganun yun. Sasabihin ng tao, ah? Ganito ba ang aking reward talaga? Kasi alam niyo, hindi niyo mapapaniwalaan eh. Sabi niyo sa akin, paano ustad? Oh, paano hindi mo mapapaniwalaan ang reward mo yun? Di ba? Ikwento ko na lang sa iyo, hindi na hindi kinala at ikikwento. Ikwento ko na lang sa iyo yung summary nung taong huling papasok sa... Narinig niyo yun? Yung taong huling papasok sa paraiso, gusto mo ba yun, Tay? Ikaw, Tay, gusto mo bang huling pumasok sa paraiso? Huli ka na, huli. Lahat ng tao dapat pumasok sa paraiso, nakapasok na. Ikaw, huli ka na, huli ka na. Gusto mo ba yun, Tay? Kahit na huli. Yun din ang sinabi ko nung narinig ko yung hadith na doon. Sabi ko, ya Allah, kahit huli na lang akong pumasok sa paraiso, basta makapasok lang ako. Diba? Kasi walang brother, walang lugi kapag nakapasok ka sa paraiso. Alam mo yung taong huling papasok sa paraiso, yung taong galing sa impyerno, pinarusahan ni Allah, nagsintensya siya sa impyerno, pinarusahan siya ni Allah, pero dahil Muslim, walang taong may paniniwala ng la ilaha illallah na mananatili sa impyerno. Huhugasan siya doon, lilinisin siya doon, sisintensyahan siya doon. Pero dahil siya ay may la ilaha illallah, darating yung panahon para pang ikaw, kapag nakakulong ka dito, nakagawa ka ng kasalanan, ang sabi sa iyo ng hukuman, magsintensya ka ng 10 taon. After ng 10 taon, nakakalaya ka. Ganon din sa kabilang buhay. Kapag ikaw ay may la ilaha illallah, yun ang garantiya na darating, kahit man maparusahan ka sa impyerno, darating yung pagkakataon na lalaya ka sa impyerno at papasok ka sa paraiso. Depende sa kasalanan ginawa mo dito sa mundo ito, kung gaano katindi yan.
Kung gaano ka ni Allah parurusahan doon sa impyerno. Pero pag Muslim ka, yun ang sinasabi natin para sa mga kamag-anakan na Muslim. As may mga kamag-anakan na hindi pa Muslim, sikapin ninyo ang inyong mga kamag-anakan, ang inyong mga mahal sa buhay, asawa ninyo, anak ninyo, nanay, tatay ninyo, hindi pa Muslim. Sikapin ninyo, at least masabi nila yung La ilaha illallah. Masabi nila yung kalimat tawhid. Kasi bakit? Yun lang ang tanging paraan na kung saan siya ay mayroong chance ang pumasok sa paraiso. Pag walang La ilaha illallah, walang chance. Mga kapatid sa Islam, wala. Walang chance pumasok sa paraiso. Diba? Pero kapag yung gaya ng sabi ni Propeta Muhammad, yung special niyang pamamagitan, yung syafa'a, khasa niya sa kanyang angkel. Sino ang angkel ng Propeta Muhammad na hindi na Muslim? Sino ang angkel ng Propeta Muhammad na gusto-gusto niya mag-Muslim sana? Sana mag-Muslim ito. Yung tumulong sa kanya. Diba? Ang angkel niya. Angkel niya, gustong-gusto niya mag-Muslim. Tumulong sa kanya, sa kanyang... Naniniwala sa kanyang pagiging propeta eh. Oh Muhammad, naniniwala ako na ikaw ay propeta. Pero hindi siya naniniwala at hindi niya matanggap na isa lang ang siya, isa lang ang Diyos. Sino yun? Angkel niya si? Si Abu Talib. Oh! Si Abu Talib talagang ang propeta Muhammad, pinangarap niya, Ya Allah! Ya Allah! Pag-Muslimin mo ito si Abu Talib. Kasi napakabait. Tumulong sa kanya, dumipensa sa kanya, sumuporta sa kanya sa pagiging Muslim. Diba? Nung isang beses nga tinanong siya, "Oh Muhammad, oh aking pamang ano, bakit hindi ka tumigil diyan sa pagdadaawa mo?" Sabi ni Propeta Muhammad, "Hindi ako titigil dito, oh uncle. Kahit ilagay mo dito sa aking kanan, kasi inooperan siya lahat. Aking kanan yung araw at dito sa kabila ay buwan para iwanan ko yung pagiging Muslim at saka pagdadaawa ko, hindi ko iiwanan 'to." 'Di ba? Pangarap niya na sana mag-Muslim 'yun. Pero anong nangyari, mga kapatid sa Islam? Nung malapit nang mamatay si Abu Talib, ang sabi, di ba? Ang sabi ng Propeta Muhammad sa kanya, "Ya Am, o mahal kong angkel, Ya Am, o angkel ko na pinakamamahal, Kul la ilaha illallah." O angkel, nagmamakawa ang Propeta Muhammad, "Angkel, sabihin mo la ilaha illallah, sabihin mo lang yun." Sipin mo, si Propeta Muhammad nakikiusap sa kanyang angkel, "Ya Am, o aking angkel, mahal na angkel, kul, sabihin mo lang, la ilaha illallah. Sabihin mo lang, walang ibang Diyos kundi si Allah. Kalimatan uhajjuka biha indallah." Sabi niya, isang salita, sabihin mo lang la ilaha illallah. Isang salita na kapag sinabi mo yan, ako nang bahala kayo kay Allah. Ako nang bahalang makipag-argue kayo kay Allah sa iyo. Basta sabihin mo lang ang la ilaha illallah. Sipin mo, sabi ng Propeta Muhammad yun. Sabihin mo lang, aking mahal na angkel, la ilaha illallah. Ako nang bahala. Ako makikipagtalo kay Allah. Ako makikiusap kay Allah. Ako bahala dyan. Sabihin mo lang la ilaha illallah. Sipin nyo? Kasi walang chance ang isang taong bumasok sa paraiso hanggat hindi niya nasasabi ang la ilaha illallah at hindi niya natatanggap sa isip niya, sa puso niya. Walang chance, mga kapatid sa Islam. Tingnan nyo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang angkel na kanyang pinakamamahal, saan namatay yung kanyang angkel na yun? Diba? Nagsabi ba ng la ilaha illallah yun? Hindi. Hanggang kahuli-hulihan ng kanyang hininga, pwede naman sa kanyang pikein yun para lang mapasahin niya yung kanyang anak, ay yung kanyang antawag dyan, pamangkin, diba? Pero hindi niya nagawa yun kasi pag sinabi nilang la ilaha illallah, alam na nila yun. Pero sabi doon, sabi niya, kasi may tagawaswas sa kanya, sabi niya, sabi ng mga taong, mga leader din, pagkatapos magsalita ni Propeta Muhammad, sinasabi nila, "Oh, Abu Talib, huwag kang makinig dyan kay Muhammad. Iiwanan mo ba yung mga Diyos-Diyosan natin? Mga Diyos-Diyosan ng ating mga ninuno? Huwag kang makinig dyan. Nililin lang ka lang yan."
Hindi ka manahihiya kapag maniwala ka dyan sa paniniwala ni Muhammad. Paano na lang yung kahihiyan, yung dangal mo bilang leader ng mga ano, mga ninuno natin? Papabayaan mo yun? Yun ang sinasabi nila. Kaya namatay si Abu Talib, na ang sabi niya, yung kanyang paniniwala ay nananatili doon sa kanilang mga naunang paniniwala. Hindi siya nag-Muslim. Alam niyo bang nanatiling nagdua si Propeta Muhammad kay Allah? Dahil lang sa kanyang angkel? Hanggat sinabihan siya ni Allah, "O Muhammad, hindi pwede yan. Hindi ka pwedeng manalangin sa mga taong namatay na hindi sila Muslim." Kaya tumigil ang Propeta Muhammad. Kahit nga ang nanay at tatay ng Propeta Muhammad, di rin sila nag-Muslim. Di ba? Hindi sila nag-Muslim, mga kapatid sa Islam. Kung meron ka mang pinakamimithi na makapasok sa paraiso, makasama mo sa paraiso, mga kapatid sa Islam, sino yun? Yung kanyang nanay, yung iyong nanay, di ba? Yung iyong nanay, yung iyong tatay. Hindi ba? Pero paano na lang kung hindi pala naging Muslim yun? Kung meron mang chance ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iligtas niya ang isang tao sa impyerno, sino ang kanyang unahin? Pamilya! Pamilya, nanay, tatay, mga kamag-anak. Pero wala. Wala. Hanggang sumating sa punto, mga kapatid sa Islam, alam niyo, si Abu Talib, sa pagmamahal ni Propeta Muhammad, humingi siya ng special na panalangin kay Allah. Yung pamamagitan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo bang binigyan siya ni Allah ng special lang na pamamagitan sa kanya lang kay Propeta Muhammad? Anong gusto mo? Anong gusto mo, O Muhammad? Humiling ka sa akin. Huwag lang yung papasukin siya sa paraiso kasi wala yun. Walang chance yun kasi bakit? Hindi nagsabi ng La ilaha illallah. Alam yung kaya lang ibigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano? Ang ibinigay sa kanya ni Allah kay Propeta Muhammad sallam, ang mamagitan si Propeta Muhammad kay Allah sa kanyang uncle na si Abu Talib, siya lang ang bigyan ni Allah ng pinakamagaang parusa. Yung pinakamagaan na lang, walang pag-asa sa paraiso, kaya pinakamagaan na lang na parusa sa impyerno. Yun na lang. Walang chance sa paraiso yun eh. Ang special yun ha, request ni Propeta Muhammad, ano pinagbigyan ni Allah sa kanya? Yung i-request niya lang na pinakamagaang parusa sa impyerno ang ibigay kay Abu Talib. Alam niyo yung pinakamagaang parusa ni Allah sa impyerno? Ha? Oh, ang isang taong pinakamagaan ng kanyang parusa sa kabilang buhay ay yung isang taong nakaapak sa dalawang apakan doon sa impyerno. Ano mang apakan yun? Chinelas man yun, ano man yun? Nakaapak sa dalawang apakan doon sa apoy ng impyerno. Impyerno pa rin, hindi ka kasi makakaligtas doon. Nakaapak siya doon at yung tindi ng apoy na yun na kanyang kinalalagyang inaapakan dahil sa sobrang tindi ng parusa ni Allah doon, kahit nakaapak lang siya doon, kumukulo yung kanyang utak sa kanyang ulo. Kumukulo. Iyon ang pinakamagaan na parusa sa kabilang buhay sa impyerno ng apoy ni Allah. La ilaha illallah, mga kapatid sa Islam. Kaya magsumikap kayo, pagsumikapan natin, wallahi alazim, kung mahal ninyo ang mga kamag-anak, mga nanay, tatay ninyo, mga asawa ninyo, mga anak ninyo, hindi pa mga Muslim, sisikapin nyo lahat, gagawin nyo lahat para lang makapagsabi sila ng la ilaha illallah. Wallahi alazim, pagkat walang chance ang isang taong pumasok ng paraiso hanggat wala siyang la ilaha illallah, mga kapatid sa Islam. At kapag may la ilaha illallah ka naman, mga kapatid sa Islam, at ikaw naman ay pumasok sa paraiso, sasabihin mo naman, alhamdulillah. At kapag nakapasok ka sa paraiso, sasabihin mo, worth it naman ako dito. Yung taong huling papasok sa paraiso, hindi siya makapaniwala eh. Alam niyo kung bakit? Kaya sabi ko sa iyo kanina, para kang nag-i-expect ng reward na piso, ang ibinigay sa iyo ay 1,000,000. Kaya nung narinig ko yung huling taong papasok, ito naman, huling taong papasok sa paraiso, nung narinig ko ito, sabi ko, Ya Allah, kahit ako na lang, ang huling taong papasok sa paraiso, basta makapasok lang ako sa paraiso. Mahirap makapasok sa paraiso. Mahirap, mga kapatid sa Islam. Alam niyo yung reward ng taong huling papasok sa paraiso?
Sasabihin sa kanya ni Allah, mahaba yung kwento na to eh. May mga nagdaan siya dyan, napunta siya dyan sa isang ilog na may tubig, na may batis, na may puno, na kumain siya doon, hanggang sa nakakita siya ng mas maganda doon, hiniling niya kay Allah, hanggang sa makarating siya doon sa malapit na sa paraiso, naririnig niya na yung mga halinghinga ng mga tao sa paraiso. Sabi niya, Ya Allah, gusto kong marinig at gusto kong makita yung mga tao sa paraiso. Pwede ba? Pwede bang makita ko sila? Ha? Sabi niya Allah sa kanya, hindi ba't nangako ka aking alip, hindi ka nahihiling? Ba't ka humihiling ulit? Sabi niya, Ya Allah, pakita mo lang. Gusto kong makita. Ha? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sige, kung yan ang gusto mo aking alipin, basta pagkatapos niyan, wala nang hiling ha? Oh, si Allah maawain mabagin pinakita niya yung paraiso. Noong nakita ng tao niyan yung paraiso, sabi niya, Allah, ipasok mo na ako dyan. Wala nang pakimi-kimi. Pagkita niya sa paraiso, Ya Allah, pasok mo na ako dyan. Ganun na gan. Pag nakita mo paraiso, di ba sabi niya, titinang ulan niya Allah. Kasi naririnig ko magaganda yung mga naririnig ko na sa tabi siya ng paraiso. Ha? Naririnig niya, Ya Allah, gusto ko lang marinig ko lang. Promise. Pag pinakita mo sa akin ang paraiso, hindi na ako hihiling pang muli. Yun lang. Pagtingin niya sa paraiso, pagkakita pa lang niya, Ya Allah, pasok mo na ako sa paraiso. Si Allah SWT maawain mahabagin. Sabi ni Allah sa kanya, O aking alipin, pumasok ka na. Sige, bahala ka. Pumasok ka niya. Pasok na siya sa paraiso. Huling taong papasok sa paraiso tay. Ikaw lang sabi nun na huling taong papasok sa paraiso na kahit ikaw na lang yun. Pagpasok niya sa paraiso, pasok niya sa pintuan, ang gate ng isang pintuan dun sa paraiso ay kasing lawak ng kalangitan at kalupaan. Yung isang gate. Yung gate pa lang, gate lang! Isa lang yun sa mga gate ng pagpasok sa paraiso. Ang kanyang lawak, kasing lawak ng kalangitan at kalupaan. Allahu Akbar, mga kapatid sa Islam. Kaya sasabihin mo talagang, pintuan pa lang, panalo ka na! Doon sa Saudi, pag nakapasok kayo sa pintuan ng mga palasyo doon, kasabihin mo, yung pintuan pa lang nila, bahay na dito. Yung CR nila doon, CR pa lang, mansyon na dito. Totoo, mga kapatid sa Islam. Totoo. Kaya sa kabilang buhay, yung gate pa lang na isang gate pa lang, ang lawak noon, di ba? Kasing lawak ng kalangitan, sa pagitan ng kalangitan at kalupaan. Papasok na siya doon kasi binigyan na siya ni Allah ng authority pumasok. Pagpasok niya, anong una mong hahanapin? Pagpupunta ka sa isang lugar, anong una mong hahanapin? Paghanap niya ng ganon, pagpasok niya ng ganon, pagtingin niya sa mga palasyo, may tao. Tingin siya dito, may tao. Tingin siya doon, may tao. Tingin siya dito, may tao. Ano kaya to? Yung mga palasyo, may tao. Yung mga kurulain, yung mga babae sa paraiso, meron na. May nagmamayari na. Oh. Allahu Akbar, sa paraiso, merong kurulain. Ha? Yun pa lang, kahit yun pa lang. Kota ka na kapag ikaw pumasok sa paraiso at ayon sa hadith, at least ang isang mananampalataya merong dalawang hurul ain sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalawa, kapatid, at least dalawa. Duwaya na agad sa paraiso. Allahu Akbar. Totoo, mga kapatid sa Islam. Pagpasok niya doon, yung mga palasyo may tao na, yung mga tao may kanya-kanya na. Ibig sabihin, may mga may-ari na. Puno na, kumbaga, puno na ang paraiso. Balik siya, balik. Puno, parang ano kaya to? Puno. Sabi niya, Ya Allah. Sabi niya kay Allah, Ya Allah.
Atahzaubi wa anta rabbul alamin, sabi niya. Binibiro mo ba ako samantalang ikaw yung Panginoon ng sanlibutan? Ang akala niya sa sarili, ang akala niya siya ay parang ano ba yung istihza? Binibiro. Hindi biro, kumbaga parang minamaliit mo ba ako? Parang pinagtatawanan mo ba ako? Parang ano istihza? Ano ibig sabihin istihza? Kinukutya mo ba ako? Yan, pinakamagandang term. Kinukutya mo ba ako, Allah, samantalang ikaw yung Panginoon ng kalangitan at kalupaan, Rabbul Alamin? Kinukutya mo ba ako? Sabi ni Allah, bakit? Sabi niya, Ya Allah. Sabi ng tao na yun, Ya Allah, pagpasok ko, puno na. Yung mga palasyo, meron na. Diba? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, O aking alipin, taman na. O aking alipin, mangarap ka. Ikaw, tay, kapag ikaw yung huling tao sa paraiso, sabihin sa iyo ni Allah, mangarap ka at humiling ka, anong sasabihin mo, tay? Sige, tay, ang kausap mo sa araw na yaon, si Allah, ang pinakadakila sa lahat, ang hari ng lahat ng hari, ang kayang ibigay sa iyo lahat ng iyong gusto, at sasabihin sa iyo, pumasok ka sa paraiso at humiling ka, aking alipin, anong gusto mo? At ikaw, tay, may chance ka ngayon, tay. Yung mga nasa nila, gusto ko rin mga nasa. Ang alin, tay? Yung mga nakapasok ng paraiso na may kanya-kanya silang kasama. Hindi! Specific, tay! Hiling ka! Pag hini ka, halimbawa, ngayon, tay, kilala mo yung hari ng Saudi Arabia? Hari ng Saudi Arabia, kilala mo? Si King Salman. Ano pangalan mo, tay? Abdullah. Sinulatan ni King Salman, yung presidente ng Pilipinas. Sabi? Ha? Ang sabi ng King, si King Salman bin Abdul Aziz, King, hari ng Saudi Arabia. O presidente Bongbong Marcos, gusto kong papuntahin mo dito yung pangalan ng taong ito, Pilipino, nandyan sa Pilipinas. Ang pangalan niya, Abdullah. Ano pilido mo, tay? Casimiro. Si Abdullah Casimiro. Papuntahin mo dito. Sa lalong madaling panahon. Kasi bibigyan ko siya ng lahat ng gusto niyang hilingin. Allahu Akbar. Payag ka, tay? Payag ka, hindi? Payag ka. Pagdating mo doon kay King, haharap ka sa kanya. Si King yun, tao yun, tay, pero King. Abdullah Casimero, ngayon, humiling ka kahit ano, ibibigay ko sa'yo. Anong hilingin mo, tay? Bahay? Ang liit naman ng pangarap mo. Bahay lang. Mag-humiling ka lang, bigyan mo nga ako, King, ng kotse. Kotse lang? Ano ba yun? Parang, ano, inaano mo ata ako, eh, parang, ano, minamaliit mo ba ako? Hari, hari ang kausap mo. Bahay lang hihilingin mo. Eh, di ba? Lahat, siguro, ng maiisip mo, King to, ha? King, ha? Lahat, siguro, King, bigyan mo kotse, sabi ng King sa'yo yan. O, King, bigyan ko bahay, bigyan ka bahay. King, bigyan mo ako ng asawa. O, asawa. Sige. Bigyan mo ako ng ganito, bigay sa'yo ng King. Bakit? King yan. Di ba? Sa araw na yun, imaginin mo ganun ang sitwasyon, mga kapatid. Abdullah Casimero, ikaw ay patanungin ni Allah, huling papasok sa paraiso, aking alipin. Akala mo, puno na yung paraiso, ha? Ngayon, aking alipin. Humiling ka at ibibigay ko sa'yo. Anong sasabihin mo kay Allah? Doon, huwag mo naman sabihing bahay, ha? Dito na yun sa mundo, hiniling mo na. Doon sa paraiso, anong gusto mong hilingin kay Allah? Bigyan ka ng chance. Diba? Sasabihin ng tao sa kabilang buhay, yung huling tao sa paraiso, ito yung nangyari. Sasabihin ng tao, Ya Allah, gusto ko ng ganito. Naalala niya. Eh, tao. Sabi ni Allah, sa'yo yan. Ya Allah, ganito. Ito, pwede ba to? O, sa'yo yan. Ya Allah, ito, gusto ko. Sa'yo pa rin yan. Hanggang sa dami-dami niya nang sinabi, lahat na lang nang mauisip niya, at pumapasok sa isip niya, sinasabi niya kay Allah, sabi ni Allah, sa'yo yan.
Sa'yo yan lahat. Hindi ba? At sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, isipin mo ha, bro, dumating na sa puntong ubus na. Ubus na yung kanyang memory. Wala na, wala. Ano pa ba? Wala na ako maisip ha. Sasabihin ni Allah, o aking alipin, baka gusto mo ng ganito. Si Allah mismo nagpapaalala sa, wala ka nang maisip eh. O aking alipin, baka gusto mo ng ganito. Sabi ng alipin, ah, yama, gusto ko yan, sa'yo yan. O baka gusto mo ng ganito. Sasabihin mo, oh yama, gusto ko yan. Bibigay sa'yo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sasasabihin ni Allah, o aking alipin, gusto mo ba ng isang pagmamay-ari ng kagaya ng isang hari sa iyong mundo? Halimbawa, si King Salman, hari ng Saudi Arabia, yung kanyang pagmamay-ari, gusto mo ba rin maging may pagmamay-ari mo yon sa mundo? Sa kabilang buhay, gusto mo ba yon? Siyempre. Hindi mo man lang naranasan maging hari dito, doon sa kabilang buhay. Hilingin mo yon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin ni Allah sa'yo yan, yung pagmamay-ari ng isang hari sa mundo, kagaya ng pagmamay-ari ng isang hari sa mundo. Diba? At hindi lang yun. Sasabihin ni Allah, ibibigay ko sa iyo, aking alipin, ang katumbas ng gantimpala ng nasa iyo o pagmamay-ari mo ang buong mundo. Ang buong mundo! At nilalaman nito! Ikaw may-ari ng earth. Hindi lang pagmamay-ari ng king. Ikaw pagmamay-ari ng earth. Ang pagmamay-ari ng isang tao ay pagmamay-ari niya ang buong mundo at nang nilalaman nito. At dunya wa ma fiha, ang mundo at nang nilalaman nito. At hindi lang yun, mga kapatid sa Islam, sasabihin ni Allah, o aking alipin, sa'yo ang buong mundo at nilalaman nito. At hindi lang yun, 10 times, 10 ulit ng buong mundo at nang nilalaman nito. 10 times ng buong mundo at nang nilalaman nito. Gusto mo ba yung tay? Pag tinatanong ko to sa mga tao, gusto mo ba yung tay? Di ba nalulula? Ah, ang gagawin ko buong mundo at nang nilalaman nito. Di ba? Ganun mga kapatid sa Islam. Hindi ba? Humiling ka lang ng piso ang binigay sa'yo? 1 million? Ganun sa kabilang buhay, tay. Kaya kapag nakapasok ka, kahit huli ka nang papasok sa paraiso, sasabihin mo, karapat dapat ba ako dito? 10 times ng mundo at nang nilalaman nito, mga kapatid sa Islam. Ganun. Kaya kapag sinabi natin na itong pagpasok sa paraiso ay nangangailangan ng sakripisyo, sakripisyo saan? Sa sala. Sakripisyo sa fasting sa buwan ng Ramadan. Sakripisyo na hindi ka gumawa ng riba, hindi ka gumawa ng zina, hindi ka gumawa ng lahat ng mga paglabag kay Allah, mga kasamaan. Sakripisyo yun. Kailangan mong pagdiisan yun. Kasi bakit? Mahal ang paraiso ni Allah. Hindi basta-basta. Kasi kapag nakapasok ka doon sa paraiso ni Allah, sasabihin mo, alhamdulillah, worth it naman pala ang pagpasok ko sa paraiso. Nakuha niyo mga kapatid sa Islam? Kaya pagtibayin ng isang Muslim ang kanyang pananampalataya, alhamdulillah, Muslim ako. Alhamdulillah, ya Allah, Muslim ako. Alhamdulillah. At panatiliin mo hanggat maaari yung pagiging Muslim mo. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yun ang dapat mong panindigan. Yun ang dapat mong ipinapangarap kay Allah na sasabihin mo, ya Allah, ako ay sasamba sa'yo. Kasi nabi ni Allah, wa'bud rabbaka, at sambahin mo si Allah hanggat sa dumating sa iyo ang yakin, ang kamatayan, ang katiyakan. Kapag nagawa mo yun, Muslim ka ngayon, at hanggang sa iyong pagdating ng kamatayan, la ilaha illallah ang masasabi mo, at hinamba mo si Allah, yun ang tunay na tagumpay, mga kapatid sa Islam. Kaya huwag kayong magreklamo. Huwag kayong magsabi na ganito, ganyan, pagod na ako. Hindi, ito ay sakripisyo natin para sa pinaka-ultimate goal natin. Anong ultimate goal natin? Paraiso ni Allah. Kasi ang paraiso ni Allah ay napakamahal. Ang iyong ipapalit para makuha mo 'yun.
So, yun lamang po mga kapatid sa Islam, na may nabigyan ko kayo ng konting inspirasyon at konting kaalaman tungkol sa ating pananampalataya. Maraming maraming salamat at hinihiling ko kay Allah sa kanyang mga magagandang pangalan at mga banal na katangian na papasukin niya tayo sa kanyang paraiso. Allahumma amin. O Allah, kagaya ng pagtatipon-tipon mo sa amin dito sa lugar na ito, sa masjid na ito, sa sandaling ito, ay ya Allah, hinihiling po namin sa iyo na pagtipunin niyo rin kami sa kabilang buhay sa iyong paraiso. Allahumma amin. Hanggang dito na lang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.